Isa sa pangunahing pangangailangan nating mga Pinoy, kapares ng kanin, ay ang ulam. Ilang porsyento lang ba ang hindi nahilig sa karne? Madalas hanap-hanap ng ating hininga ang masarap na putahe ng karne. Subalit nakakasiguro ka ba sa karne na iyong nabili? Paano kung ang nabili mong karne ay karne pala ng tao? At ang tindahan na nabilhan mo ay hindi talaga nag-i-excess, kundi ikaw ay napaglaruan lang ng nilalang na tinatawag nilang aswang. Si Johnny ay laking syudad na nakapag-asawa ng isang probinsyana. Laki sa layaw at walang buong pamilya ang lalaki. Sa lola lang ito lumaki, at nang mamatay ay wala nang magawang matino kundi ang bisyo at barkada na lang. Pagnanakaw at pang-hold up ang paraan ng ikabubuhay dahil hindi nasanay sa trabaho noong kabataan. Nagbago lang ito nang makilala si Usang. Pahirapan pa bago niya makuha ang dalaga, kaya hindi niya hayaang makawala pa ito sa kanya. Alam nito ang kanyang nakaraan at tanggap nito kahit ganoon. Ang mahalaga ay ang tunay na pagbabago niya. Tuluyan na niyang tinalikuran ang barkada dahil iyon ang pangako niya sa dalaga bago niya ito tuluyang makuha. At para makasigurong nagbago na ito, dinala ni Usang sa kanilang probinsya ang binata. Tinanggap rin naman ito ang bagong mundo sa probinsya na halos nakamamatay ang katahimikan. Hindi nga yata siya sanay sa ganoong ambience ng lugar dahil likas siyang basagulero noong araw. Pero sa ngalan ng pag-ibig niya kay Usang, natuto siyang mamuhay ng tahimik sa piling ng dalaga hanggang sa maikasal sila sa tulong ng mga magulang ng babae. At nung mabuntis ang bagong ginang, iyon ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Usang, lubhang mahirap sa iyo ang manirahan dito sa itaas ng ating bundok. Ang mabuti pa siguro ay doon na kayo manirahan sa baryo kasama si Johnny. Doon malapit lang ang sentro ng kalusugan. Maaari kang magpa-prenatal buwan-buwan. Samantalang dito, lubhang napakalayo sa kabihasnan. Litanya ng inang si Aling Sario. Sang-ayon dito si Johnny. Bahala nang araw-araw siyang purot pa rito sa napakalayo nilang bukirin. Ang mahalaga ay ligtas ang asawa at magiging anak nila sa araw na maisilang ito. Hindi pamilyar si Johnny sa lugar, ngunit dahil laki siya noon sa layaw, isa rin siyang oportunistang tao. Hindi nga siya natatakot mawala sa syudad, sa baryong iyon pa kaya na maliit lang naman. Hinanap niya ang tindahan ng baryo dahil paggabi na at wala silang maiiulam. Ngunit iisang maliit na kubo lang ang kanyang nakikita at puro mapupulang karni lang ang nakakabit. Lolo, wala na po bang pamilihan ditong iba? Tanong pa ni Johnny sa matanda na noon ay nakatayo at nagbabantay sa karnihan. Wala na, iho. Malayo pa masyado ang pamilihan na sinasabi mo, sagot ng matanda. Medyo matagal na rin hindi nakatikim ng karne si Johnny, kaya nagdesisyon na lamang siyang iyon ang bibilhin sa halip na tuyong isda para pamari sa gulay. Ang dami namang karne ito, Lolo. Mauubos ba ito ngayon? Wala ka pa namang ilaw dito, ang dilim ng lugar. Puna ni Johnny, sabay ikot ng tingin sa paligid. Walang ibang namimili kundi siya lang. Wala rin ibang napadaan sa lugar na iyon maliban sa kanya ng mga oras na iyon. Mauubos ito. Mamaya pa kasi ang datingan ng aking mga suki. Wika nito nang nakangisi pa. Lantad ang ngipin na kulay pula dahil walang tigil ang pagnguya nito ng nganga.
Mabilis na siyang nagpasalamat at nagpaalam matapos nitong maiabot ang kanyang binili. Napakawerdo kasi ng matanda. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay sobrang naiiba. Pagdating sa bahay ay bagot na bagot ang asawa nito nang makitang bit-bit ang karne na kanilang pang-ulam. Ano ba naman yan, Johnny? Alam mo namang naglilihi pa ako eh. Napakalansa pa ng karneng binili mo. Reklamo ni Usang. Eh, sa ito lang ang nakita kong bilihan. Wala nang iba. Sagot ni Johnny sa asawa. Nayayamot itong napakamot sa batok. Ang lapad kasi ng tindahan sa baryo, paanong ito lang ang nakita ng lalaki? Ayon kay Usang ay, di sana sardinas na lang. Hindi kumain ang ginang ng niluto nitong karne. Mag-isa itong nilantakan ang kalahating kilo ng karneng nabili. Hindi rin ito makapagreklamo sa kanyang niluto na naiiba ang lasa dahil siya ang nagluto at bumili. Labis ang pagtataka ni Johnny dahil matagal na siyang nagluluto at gamay na niya ang pagtimpla ng karne. Subalit sa pagkakataong iyon, ramdam ng kanyang panlasa ang kakaibang lasa ng karneng iyon. Maging ang lansa nito ay nanunuot sa ilong. Matapos niyang kumain ay halos isang stick ng sigarilyo ang kanyang naubo sa pagitit. Mawala lang ang amoy ng lansa na tila na iiwan pa sa kanyang ilong. Kinabukasan ay maaga pa lang ay suka na ito ng suka. Nako, hinakbangan mo yata ang asawa mo at tila ito na ang naglilihi. Saad ng ina ni Usang na maaga ring dumating para hatdan silang mag-asawa ng gulay para pang-ulam. May ilalako din kasi itong mga gulay. Babalik na lang ako mamaya matapos kong maglako ha. Paalam pa ni Aling Sario. Maputla at nanghihina si Johnny ng madatnan ni Aling Sario. Nabahala rin ito nang makita ang sitwasyon ng manuga. Babalik sana kaagad ito sa bukid ngunit dahil sa pag-aalala ay nanatili ito sa bahay nila para bantayan kung patuloy pa ba ang pag-inda ni Johnny sa kanyang dinaramdam. Baka kasi nasa loob ang lagnat mo anak. Wika pa ni Aling Sario sa manuga. Biglang naalala ni Johnny ang kanyang kinain noong nakaraang gabi. Kwento niya ito kay Aling Sario. Tinanong ni Aling Sario kung saan ito nabili. Sa may pinakadulong kanto nay, may nag-iisang tindahan doon ng karne. Saad nito? Napaawang ang bibig ni Aling Sario sa gulat. Iyon din ang kwento ng isang dayo sa baryong iyon bago ito mamatay dahil hindi kinaya ang punla ng aswang. May tindahan raw ng karni sa dugulo ng baryo, gayong wala namang tindahan roon. Ang pinakadulo ng baryo ay karatig na sityo ng kabilang baryo na pinamumbugaran ng pamilya o angkan ng mga aswang. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ng ginang. Totoo nga yata talaga ang mga kwento-kwento tungkol sa tindahan ng aswang sa dulo ng baryo. Pero bakit ka naman nakarating doon anak? Ang layo na yun ah. Reklamo ni Aling Sario. Hindi rin alam ni Johnny kung bakit doon siya dinala ng kanyang mga paa. Dahil sa kanyang sinabi ay kaagad na dinala siya ng kanyang binan sa bahay ng albularyo. May kababaryo silang manggagamot kaya todo ang dalangin ni Aling Sario na makakaya lang na gamutin ng kilalang manggagamot si Johnny. Pagdating sa bahay ng albularyo ay kaagad pinainom ng isang kutsarang langis si Johnny matapos sabihin na nakakain ng pinaspasan. Sige dong, isuka mo lahat ng nakain mo kagabi. Saad ng matanda, hinang-hina na si Johnny. Umiling-iling na ito. Ayoko na, pagod na ako. Saad nito.
Napapaiyak na si Usang habang tinitignan ang nanghihinang asawa. Baka po pwedeng magpahinga na muna si Johnny. Hinanghina na po siya. Pakiusap ni Usang sa manggagamot. Kapag umabot ng 24 oras sa tiyan niya ang pinaspasan, unti-unti nang mabubuo ang punla ng aswang. Saad ng matanda. Kaysa mamatay si Johnny dahil mauubusan ng tubig ang katawan. Kanina pa siya suka ng suka. Reklamo ng ginang. Walang magawa ang albularyo lalo na noong sabi ni Johnny na gusto nitong matulog. Nang magising ito ay hinang-hina na. Mukhang wala na tayong magagawa pa nito. Baka pwede niyong dalhin niyo siya sa mas magaling pang albularyo. Malakas na uri ng aswang ang nanghawa kay Johnny. At hindi ko kayang tanggalin. Lita niya ng matanda. Bakit hindi niyo po kaagad sinabi kanina? Naku naman manong. Reklamo ni Aling Sario. Uwi na lang po tayo, Nay. Uwi ka ni Johnny. Hindi pwede, Johnny. Kailangan mong magamot. Saad ni Aling Sario. Ayoko na po. Gusto ko nang matulog. Gusto kong magpahinga. Saad nito. Kaya wala silang magawa kundi ang umuwi na. Pagdating sa bahay ay buong maghapon itong tulog. Inakala ni Aling Sario na ito na ang naglilihi. Ilang araw din itong laging gustong matulog kaya pinagbibigyan lamang ni Aling Sario. Hindi na lang muna ito umuwi sa kanilang bukid upang maalagaan ang buntis na anak at matignan na rin ang manugang na tila naglilihi rin. Makalipas ang ilang linggo, hindi na masyadong ganoon kahina si Johnny. Ngunit ramdam ni Aling Sario na may nagbago sa ugali ng manugang. Lagi itong tahimik at tulala. Kapansin-pansin din ang mabilis na pagbagsak ng katawan nito. Mukhang ikaw nga yata ang naglilihi, Johnny. Hayaan mo kapag makapanganak na itong si Usang, babalik din sa normal yang pangangatawan mo. Saad ni Aling Sario, isang umaga habang kamakain sila ng agahan. Ngumiti lang ito ng tipid at walang salitang lumalabas sa bibig. Nag-aalala si Usang dahil iba ang nakikita niya kay Johnny. Biglaan ang pagbagsak ng katawan nito. Hanggang sa isang gabi ay naabutan ni Usang ang asawa na tila ba. Nag-alumpihit sa sakit, sapo ang tiyan. Tila may hinuhuli ito doon. Hanggang sa namilog ang kanyang mga mata na makita ang paglundag ng asawa sa bintana. Mabilis siyang umakyat sa kwarto at sinilip ang asawa. Ngunit wala na ito sa bakuran. Ang nakikita niya ay isang itim na aso na tumatakbo palayo. Gabi na kaya sobrang nag-aalala si Usang para sa asawa. Mahal, Johnny, umuwi ka na. Anong nangyayari sa iyo? Sigaw niya. Hindi niya alam kung naririnig din ba siya ng asawa. Ngunit biglang umihip ang napakalakas na hangin. Napakalamig din ito, kaya mabilis niyang isinara ang bintana dahil sa takot. Gayunpaman, hindi muna natulog si Usang ng gabing iyon sa sobrang pag-aalala para sa asawa. Kung hindi lang siya buntis at kung hindi rin siya matatakotin, ay susundan niya ito sa labas. Ngunit takot siya sa dilim. At habang mag-isa nga sa bahay, ay halos nilalamig na ang buong katawan niya sa takot. Kahinaan niya talaga noon pa man ang mag-isa at sa madilim. Madaling araw na nang hilahin siya ng antok. Dala na rin marahil ng kanyang pagbubuntis, kaya kahit anong pigil niya na hindi makatulog, ay nakatulugan pa rin niya. Nagising na lang siya sa mga kalusko sa kusina. Naroon si Johnny at nagluluto ng kanilang agahan. Johnny, anong ginawa mo?
Tanong ni Usang sa asawa. Pababa siya noon ng kanilang kwarto. Usang, pwede bang sa atin na lang yung nangyari kagabi? Huwag mo na sabihin sa kanila, lalo na kay nanay. Oh, sige, pero sigurado ka talaga na ayos ka lang? Oo, mabuti na ang pakiramdam ko. Nag-aalala pa rin si Usang dito. Kahit pa sabihin nito na ayos lang ito. Iba na kasi ang paraan ng titig nito sa kanya. Mukhang nasapian at ang mga mata ay bigla na lang minsang nakadilat. Mukhang malakas ka na, Johnny. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Aling Saryo makalipas ang isang linggong hindi ito nakababa ng bundok. Maayos naman, Nay, sagot nito. Masaya na rin si Aling Saryo nang sabihin iyon ni Johnny. Tagitaan na rin niya na malakas na ito at kumakain na ng mabuti. Hindi niya alam na lubos ang pag-aalala ni Usang dito. Dahil iba na ang kilos ng Johnny na kasama niya noon kaysa sa ngayon. Mahimbing na natutulog si Usang nang magising siya sa ingay nang tila isang nilalang na hayok na hayok na nilalantakan ang isang bagay. Kinapa niya ang asawa sa kanyang tabi ngunit wala ito. Nagtaka siya at maingat na bumangon. Dinig niyang nasa bakuran lang ang ingay na iyon. Maingat siyang humakbang palapit ng bintana. Napagtanto niyang bukas ito kaya sinilip niya ang labas. Maliwanag ang buwan kaya kita ang mapulang lupa sa kanilang bakuran. Maliban doon ay wala na. Wala naman silang mga tanim. Wala rin mga alagang hayop dahil doon lahat sa kanilang bukid. Sinubukan niya ding silipin ang silong. Kawayan ang sahig kaya nakikita ang kung anong bagay ang naroon. Ngunit wala kahit pusa. Naririnig lang niya ang kahol ng aso sa kanilang kapitbahay at tila ba nasa kanila itong bakurang nakaharap at sobrang lakas ng kahol. Ngunit nangingibabaw pa rin ang tila pagsipsip ng nilalang sa kung anong bagay. Nagsimula na rin siyang mag-alala kay Johnny. Pangalawang pagkakataon na itong nawala sa kanyang tabi. Saan ka ba nagpupunta, Johnny? Sambit niya sa kanyang sarili. Maingat siyang humakbang palapit sa dingding na amakan. Ramdam niyang doon galing ang ingay. Sinilip niya ang labas at napaawang ang bibig sa kanyang nakita. Isang nilalang ang hinahalukay ang tiyan ng alagang baboy. Ngunit pamilyar sa kanya ang nilalang. Hindi ito nilalang lang na hayop o ano. Alam niyang tao ito at kilala niya ang damit na sinusuot nito. Si Johnny ito, ang kanyang asawa. Naging aswang ang kanyang asawa. Hindi alam ni Usang kung ano ang gagawin sa mga sandaling iyon. Buntis siya at ang alam niya ay delikado para sa katulad niyang buntis, ang nilalang na katulad ng kanyang asawa. Nang maalala ang bukas na bintana ay mabilis niya itong isinara. Napansin iyon ni Johnny dahil sa mga langit-ngit ng sahig na kawayan. Kaya mabilis itong tumayo. Halos ay gibain nito ang bintana. Makapasok lang, kaya mas lalong nataranta si Usang sa loob ng bahay. Tila siya mismo ang punterya ng aswang. Nag-alala siya sa kanyang pinagbubuntis at sa sarili niya mismo. Napaatras pa siya nang bigla nitong kaluskusin ang bintana. Tama na yan, Johnny. Alalahanin mong anak mo rin ang nasa sinapupunan ko. Sigaw noon ni Usang, ngunit hindi nakinig ang nilalang. Tila ba sinapayan ito at wala na sa kanyang sariling katinuan. Kaya todo bantay na siya hanggang magmamadaling araw na dahil paikot-ikot din ito.
Nang tumahimik na ang buong paligid ay tsaka lang si Usang nakatulog. Pagod na rin siya at tumitilaok na ang mga tandang sa paligid. Ibig sabihin ay mag-uumaga na. Kinabukasan nagising si Usang sa pukpok ng kanyang pintuan. Ang nanay saryo niya at halos gibain na nito ang pinto. Nay, aswang si Johnny. Kwento niya kaagad matapos buksan ang pintuan. Ibig sabihin siya ang may gawa ng pagwakwak ng tiyan ng alagang baboy ng kapitbahay niyo. Mabilis ang mga tango ni Usang. Biglang nag-alala ang ina. Paano kung babalik ito at ang asawang buntis talaga ang punteriyain? Sana siya? Tanong ni Aling Saryo sa anak. Hindi ko alam, Nay. Naisip ni Aling Saryo na alagaan na lang muna ang mga anak. Hindi niya ito pwedeng pabayaan at baka biglang bumalik si Johnny at biktimahin ang sariling mag-iina. Alam ni Aling Saryong naging aswang na ang manugangin sana niya. Nakakain ito ng pinaspasang karne at hindi man lang nagamot. Naghintay din sila ng pagkakataon sakaling babalik ito. Ngunit hindi na talaga nagpakita pa. Hanggang sa mga anak na si Usang ay hindi na ito nagparamdam pa. Kaya bumalik na lang ulit sila ng paninirahan sa bukid. Tanggap na ni Usang ang mapait niyang karanasan. Ang mahalaga naman ay buhay ang alaala na iniwan ng taong minsan niyang minahal. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaaswang. Time. Salamat po sa palaging pagkikinig. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dayan. 59 anyos na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa isang lugar sa Dalagit, Cebu noong taong 1985. Lingid sa kaalaman ng lahat, kalat sa aming lugar ang tungkol sa mga kakayahang pwedeng gawin ng isang mangkukulam. Sa katunayan niyan, may naligaw sa aming lugar na taga Maynila. Naging OFW daw siya sa bansang Espanya. Pero nagkasakit siya, kaya umuwi. At piniling magdegosyo na lang sa Pinas. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ross. Dalaga pa ako ng mga panahong ito. Nasa early 20s pa nang makilala ang babaeng ito. Maganda, mahinhin at masyadong misteryosa. Napadpad siya sa aming lugar nang magbakasyon siya mula sa pagtatrabaho sa sarili niyang negosyo. Bumibili siya ng mga antiques at binebenta naman ito sa mas mataas na presyo. Masasabi kong may klas na makipag-usap si Ross. Nakuha niya ang ugaling Espanyol na hindi kayang gayahin ng iba. Tingin ko nga sa kanya dati ay isang kandidata. Kaya niyang maglakad sa isang lugar ng nag-iisa, pero nakakaagaw pansin pa din siya. Maraming nagkakagusto sa kanya pero sa isang karpentero bumagsak ang puso niya. May itsura naman si Lucas, maganda ang pangangatawan at mabait. Iyon nga lang, walang ginang ang may nais na mapangasawa ng kanilang anak ang lalaki dahil mahirap pa ito sa daga. At sa sobrang hirap pa ng daga ay walang daga sa kanilang bahay. Pinakaiiwasan si Lucas sa aming lugar noong araw dahil natatakot ang mga tao na mahawaan ng malas na mayroon ang lalaki. Nang magpakasal sina Lucas at Ross, walang ni isa sa mga kapitbahay ang dumalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Lahat ay kinutsa, pinagtawanan, at ginawa ng walang kwentang kwento
ang kanilang pag-iibigan. Pero kahit minsan, wala ni Katiting na pagganti sa katawan sina Lucas at Ross. Biniisan niya ang kanyang asawa at ginawang isang kagalang-galang na lalaki. Dahil sa kanyang negosyo ay yumaman ang mag-asawa, nakapagpatayo ng malaking bahay. Nakuha nila ang lahat ng kanilang gusto. Mamahaling kotse, malalaking lupain at mas marami pang pwesto. Iyon nga lang, sa kabila ng taglay nilang yaman, ay hindi sila biniyayaan ng anak. Ang sabi ng mama ko ay baog daw si Ross, kaya palaging malungkot si Lucas. Sa katunayan niyan, isa sa mga empleyado ng antique shop ang aking ina, kaya alam niya ang kwento ng mag-asawa. Gayon pa man, kahit nalulungkot si Ross ay hindi siya kailanman sinumbatan ng kanyang pagkukulang sa kanyang mister. Tanggap nitong hindi sila magkakaanak basta magkasama lang silang dalawa. Iyon nga lang, iba pala ang nasa isip ni Lucas. Hapon ng Agosto, 1984, nang maglaba kami ng pinsan kong si Elvera sa sapa na tinatawag naming Taganas. Medyo tahimik ng mga oras na iyon dahil nga hapon na. At nag-uuwian na mga residente sa kani-kanilang bahay para maghanda ng hapunan. Ako man ay nagmamadali sa pagkukusot at pagbabanlaw hanggang sa matapos na din kaming magkapaligo. Pauwi na kami ng makasalubong namin si Lucas. Inalok niya kaming tutulungan na magdala ng aming mga nilabahan. Pero tumanggi ako at nauna nang umuwi. Si Elvira naman ang kanyang kinausap. Batid kong may gusto pa hanggang ngayon si Elvira sa lalaki. Dahil alam kong dati niya itong kasintahan. Kung hindi nga lang dahil sa pangmamata ng kanyang mga magulang, ay baka asawa na niya ngayon ang lalaki. Iniwan ko sila dahil nga kampante naman ako na walang mangyayaring masama. Kilala namin si Lucas at alam naming mabuti itong tao. Hindi ko lang alam na noong mga panahong iyon ay may binabalak na palang masama si Lucas sa aking pinsan. Lumipas ang mga araw. Nagtaka ko dahil napapansin kong matamblay si Elvira. Akala ko lang masama ang kanyang pakiramdam. Pero nang minsang magpunta kami sa palengke, ay nakasalubong namin si Lucas at ang kanyang asawa. Nagkatitigan sila ni Elvira. Si Ross naman ay magaan ang loob na binati ako. Biglang napahawak sa aking braso si Elvira, namumutla at nanlalamig. Napansin ito ni Lucas, kaya hinila niya si Ross palayo sa amin. Para makapamalengke na din daw kami ng maayos. Pero hindi ko na napakalma pa si Elvira. Dinala ko siya sa sapa imbis na umuwi kami sa bahay. Ipinagtapat niya sa akin ang naging pag-uusap nila ni Lucas. Noong gabing iniwan ko sila, may sinabi si Lucas sa kanya na hindi ko kailanman mapapaniwalaan. Inalok siya ni Lucas na maging tagapagbigay nila ng anak ni Ross. Babayaran siya ng lalaki ng malaking halaga kapalit ng isang supling. Noong mga panahong iyon ay humaling na humaling pa din si Elvira sa lalaki. Kaya hindi nag-iisip na pumayag siya sa gusto nito. May nangyari sa kanila at may pinirmahan silang kontrata. Kapag nagbuntis siya ay si Lucas ang mananagot sa gastos ng lahat ng kanilang pangangailangan ng sanggol. Sa kondisyong kukunin niya ito pagkatapos ng isang linggo mula sa pagkapanganak. Kalakip ng kasunduang iyon ay ang pangakong wala siyang pagsasabihan kahit sino sa naging pag-uusap nila. Nabaghan ako sa sinabi ni Elvira. At hirap na tanggapin ng aking sistema ang katotohanan. Noong mga panahong iyon, napakahalaga ng kalinisan ng isang babae. Kaya naman halos maglupasay sa paghingi ng tulong si Elvira sa akin.
Ako man ay walang alam kung paano siya matutulungan. Pinasok niya ang problemang ito nang hindi nakikipag-usap sa amin. Tinanong ko siya kung bakit siya pumayag. Aniya, umaasa siyang maibabalik pa niya ang pagtingin ni Lucas sa kanya. Pero ang bayaran siya ng lalaking mahal niya para kunin ang bunga ng kanilang kasalanan ay napakasakit sa parte niya. Naging miserable siya at malungkot buong buhay niya. Nang magkaroon na ng umbok ang tiyan niya, ikinagulat namin ng husto ang ginawa niya. Nagbigti siya sa kanyang silid at walang ibang iniwan maliban sa isang sulat na nagsasaad ng lahat ng kanyang nararamdaman. Naglupasay sa labis na kalungkutan ng kanyang mama at papa. Alam na lang isang kahihiyan ang sinuong ni Elvira, pero bakit pa ito nagpakamatay? Noong araw ding iyon ay pinuntahan ng mga pulis si Lucas sa kanilang tahanan. Dinakip siya at ikinulong kahit pa nagmakaawa na si Ross. Galit na galit ang aking tiyahin at hindi siya papayag na hindi makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. Ibinuntun niya ang lahat ng sisi kay Lucas na ikinagalit naman ng husto ni Ross. Ginamit niya ang kanyang pera para mapalaya ang asawa na ikinagalit naman ng mga tao. Nakatatak na sa isipan nila na namatay si Elvira dahil ginahasa ito ni Lucas. Dahil dito, marami ang nagbalak na ang masama laban sa mag-asawa. Itinurang silang salot sa aming lugar. Kahit may pagpipilian naman talaga ng mga panahong iyon ang aking isipan. Hindi naman kasi ako pabor sa kanyang ginawa. Hindi tamang gamitin niya ang kanilang nakaraan para abusuhin ang kanyang sarili. Tapos ibabagsak ang sisi sa ibang tao. Marami ang nagalit matapos mapakawalan si Lucas. Araw-araw na lang na nag-aaway ang aking Tio Rodel at Papa Rodrigo. May narinig kasi akong hindi kaaya-aya na balak nilang gawin sa mag-asawa. Gusto ng aking ama na itigil nila ang masamang binabalak. Pero iginigiit ni Tio ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang anak. Naroon ako nang magpatawag ng tatlong lalaki si Tio at utusang bugbugin si Lucas. Nagawa nila iyon nang walang nakakakilala sa kanila dahil pinagsuot niya ng maskara ang mga kalalakihan. Gustong gusto kong balaan si Ross at Lucas pero binalaan ako ni Mama na huwag makialam. Masama raw magalit si Tio at ayaw niyang madamay si Papa. Kaya kahit labag man sa kalooban namin, ay manatili na lang kaming magpakabulag at bingi sa kanilang ginagawa. Pagkalipas ng tatlong araw, nasindak ako sa kumalat na balita. Natagpo ang nakagapo si Lucas sa gitna ng malawak na tubuhang pagmamay-ari niya. Maraming sugat sa katawan, maraming pasa at isa ng malamig na bangkay. Mukhang hindi madali ang pinagdaanan ng kawawang lalaki. Sa likuran ng inuupuan nito ay may karatulang nakalagay na, "Ripis ako at huwag nang gayahin." Habang pinakikinggan ko ang balita mula sa aming kapitbahay, ay nanginginig ako at hindi makapaniwala. Dagdag pang naglupasay sa kakaiyak si Ross at halos mawala na ng bait. Hindi ko alam kung ano ba ang nagtulak sa akin para puntahan ang babae. Pero nakita ko siyang humagulgol habang nakaharap sa bangkay ng kanyang asawa. Hindi niya ito pinalagay sa kabaong na labis kong ipinagtaka. Sa gitna ng kanyang mga pag-iyak ay umusal siya ng dasal na hindi ko maintindihan. Tila balingguaheng Latin. Sumakit ang ulo ko sa kakaintindi. Pero hirap akong malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi. Narinig ko pang sinabi niya na babalikan ng mga taong lumapas tanganan sa kanyang asawa. Hindi siya matutulog hanggat hindi niya nakagantihan ang mga taong ito, kapalit ang buhay ni Lucas.
Hindi ko alam kung bakit dumagundong ang kaba sa aking dibdib sa labis na takot. Para bang kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Gayon pa man ay pinili kong matyagan siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Para malaman ko kung ano nga ba ang itinatago niyang lihim. Ilang gabi akong pabalik-balik sa kanyang bahay. Nawewerduhan ako sa ginagawa niya. Kinakausap niya ang bangkay na halos isang buwan nang hindi inililibing. Ni walang nakipaglamay noong mamatay ang kanyang asawa. Akala ko nababaliw na si Ross. Pero hindi ko alam na may iba pa pala siyang kakayahang itinatago. Iyon ay ang mangulam. Nagsimula ito nang makita ko siyang tawagin ang pinakabago niyang katulong na si Elsa. Nagtaka ako kasi nagagawa niyang pasunurin si Elsa sa lahat ng kanyang gustong iutos. Kahit ang maghubad pa ang babae sa kanyang harapan, ay wala itong ginagawang paghangal. Natakot lang ako nang makita kung ginilitan niya ng liig ang babae. Tinipon ang dugo nito at pinaligo. Samantalang ang puso ay pinakain niya sa katawan ng kanyang nakahimlay na mister na nakapagtatakang hindi man lang naagnas. Nasundan pa ang kanyang mga pambibiktima ng maraming beses. Hanggang sa matakot na ng tuluyan ang taong bayan sa tinatawag nilang mangkukulam. Wala silang kaalam-alam na ang kinatatakutan nila ay si Ross mismo para maningil ng hustisya. Ikalawang buwan na ng takot naming mga tao nang maisipan kong tumakas ulit sa bahay para silipin si Ross. Nakita ko siyang naghahanda ng kanyang mga gagamitin. Mukhang may lakad siya. Kabano man ay walang ingay ko siyang sinundan hanggang sa makarating kami sa gitna ng tubuhan kung saan natagpuan si Lucas. Nakita ko nang ikalat niya ang mga kandila na kulay itim. Sinindihan niya ito at saka naupo sa gitna na napagtanto kong hugis triangulo pala. Pumakit ang kanyang mga mata at nag-usal ng mga banyagang salita. Mahina pero madiin at malinaw. Paulit-ulit na tila ba may tinatawag na kung ano hanggang sa humangin ng malakas. Kahit pinagmamasdan ko siya sa malayo ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Bakit ganoon ang ginagawa niya? Ano ba ang makukuha ni Ross sa pag-uusal ng mga ritual at pagtipo ng mga puso ng kanyang mga biktima? Ilang saglit lang ay nagulat ako nang may mahagip ng tingin ko ang isang katamtaman sa laking altar. Nais kong magilabot nang makita ang bangkay ng kanyang asawa na napapagitnaan ng mga itim na kandila. Nagsalita sa wikang Latin si Ross at nakita ko nang iangat niya sa hangin ang isa sa mga puso na kanyang kinuha mula sa kanyang biktima. Tila nais lumipad ng aking kaluluwa nang makita kong tumitibok-tibok ang puso nang ilapit niya ito sa bangkay ng kanyang asawa. Kahit hindi ko kabisado ang mga bagay na may kinalaman sa itim na mahika, ay nakukuha ko ang ibig niyang gawin. Balak niyang buhayin ang kanyang asawang si Lucas sa pamamagitan ng pagbuhay sa puso ng iba. Tutop ang bibig na napaatras ako sa aking pinagtataguan. Kailangang malaman ng lahat ang aking nasaksihan. Kaya pala hindi niya nilibing ang bangkay ng kanyang asawa. May mas maitim siyang balak at alam niyang may kinalaman ito sa pagkabuhay ni Lucas. Gumapang matinding takot sa aking puso. Ito ang lihim na matagal nang tinatago ni Ross. Kaya pala masyado siyang misteryosa para sa akin. Halos hindi humihingang umalis ako sa pinagtataguan at nagkumahog sa pag-uwi sa aming tahanan. Isinumbong ko kina Mama at Papa ang lahat ng aking nakita. Dahilan para mas lalo silang matakot. Hindi nila ikinatuwa ang ginagawa kong pagmamatsyag kay Ross. Buong akala nila ay normal na misteryosa lang talaga ang babae. Pero hindi nila akalaing mas masahol pa pala ito doon.
Mula noon ay iniiwasan ko na si Ross. Tuluyan na ding huminto sa pagtatrabaho bilang empleyado niya ang aking mama. Ang kanyang negosyo ay bumagsak hanggang sa maisanla na din niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Kinakatakutan ang babae sa aming lugar na kumalat pa sa mga karatig bayan. Itinuring siyang bilang salot na mangkukulam. Lahat ay nangarap na mampatay siya sa kani-kanilang mga kamay. Pero kung ako ang tatanungin, hustisya lang ang hinihingi ni Ross. Hinanap siya ng mga tao, pero hindi namin siya nahanap. Lahat ng bakas ng palatanda ang may ginagawa siyang may kinalaman sa itim na mahika ay binura at walang iniwang ebidensya. Matapos ang trahedya ng pamamaslang at pagnanakaw ng mga lamang loob, hindi ko na siya nakita pang muli. Ang bahay nila ay inabandona at nabulok na sa pagdaan ng panahon. Nakapag-asawa na lang ako at nag-anak, pero wala nang nakaalala sa kabutihang ibinigay niya sa mga kababayan namin noong bagong salta pa lamang ang babae sa amin. Nagsilbing takbuhan si Rose ng mga tao sa panahong tagutom. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa mga taong wala nang mapuntahan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit napakakitid ng isipan ng aking mga kababayan. Nang dahil lang sa isang pagkakamili ay ginusto na nilang mabura si Ross at ang pamilya nito sa mundo. Siguro nga isa siyang mangkukulam, pero hindi niya ginamit sa kasamaan ang kanyang mga nalalaman. Minsan, nagkakaroon lang ng bugso ng emosyon ng isang taong nawalan at naiwan. Kung ako ang tatanungin, tama lang ang ginawa ni Ross sa mga taong lumapas tanganan sa kanyang asawang si Lucas. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya sa mga panahong ito. Pero sa totoo lang ay naaawa ako sa kanya. Gusto niya lang ng pamilya. Hindi niya pinangarap na maging miserable ang buhay niya. Kung sana lang nakontento na si Elvira sa buhay niya noon at hindi na pinatulan ang lalaking may asawa. Nasa kanya naman ang lahat ng karapatan para tumanggi. Pero mas pinili niya ang malunod sa naglalagablab na damdamin para makipaglaro sa apoy. Sa ngayon, nananatiling misteryosa pa din ang tunay na katauhan ni Ross. Ni hindi namin alam ang kanyang pinagmulan o ang kanyang apelyedo. Siguro, nakakalungkot isiping namatay siya ng nag-iisa. Kung saan man siya naroroon, manahimik sana ang kanyang kaluluwa. May nakapagsabi sa amin na isang matandang hukluban daw si Ross. Palatandaan ang pagliligo niya ng dugo ng kanyang mga biktima para manatiling bata sa habang panahon. Isa pa sa ebidensya niya ay, nang wala man lang silang maipresentang mga kaanak, ay sa kadahilan ng namatay na ang mga ito sa tagal ng panahon. Batid kong nagkalat pa ang mga pangkukulam na kagaya niya sa mga panahon ngayon. Hindi rason ang pagkakaroon ng makabagong mga teknolohiya para tuluyan na silang mabura sa mundo. Kadalasan, sila pa ang gumagawa ng paraan para makalabas sila sa mundo nang walang nakakakilala. Mahirap mahusgahan, makutsa, at mapagsabihang salot ng kahit sino. Sa katawan naman ni Lucas na binuhay niya gamit ang ritual, siya lang ang tanging nakakaalam kung nasaan ito sa ngayon. Sana lang ay manantatili itong tao at huwag nang maging halimaw na maghahasik ng lagim. At baka sa mga na may nakikinig ngayon na taga Dalagit Cebu, sikat na sikat ang kwentong ito taong 1984 o 1985. Basta dalaga pa ako noon. Pa-comment nga at sana huwag niyong banggitin ang mismong baryo kung saan talaga nangyari. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na may bahagi itong aking kwento. Kay tagal ko tong tinatago ang karanasan kong ito. Matanda na ako. Pero hindi ito mawaglit man lang sa isip ko. More power at God bless po sa inyong channel, Sir Casper. Dayan po.
ng Dalagit Cebu. Ingat, mga walang jowa.